welcome to my channel. I have now here project coordinator for BSL, Mr. Bredrag. So he will explain to us or discuss to us how is the procedure for this erection, for this field segment for the bridges. So, Sir Bredrag, can you explain just a brief summary for this erection? Okay, what we are currently doing, we are lifting double cell bridge segment, okay, with a lifting frame. Yes, sir. So procedure is we are stressing 450 bar against the segment. So we start lifting with a frame for dry match first. Once we finish the dry match of the segment, we are going for the epoxy gluing. After epoxy gluing is finished, we are going to stress temporary 50 bars, yeah, as per design pressure. So we repeat this sequence 3 times. Once it's done, second step, we are stressing the brackets that they are on the top of each side. After finish all the stressing, we are slowly releasing the load. Okay. Once the load is released, the segment is erected. Okay, so thank you very much for this information. So, and then before this, prior to erection, we check also the checklist. Everything is okay prior to erection. Yeah, sure. And then, prior to erection, all the checklist is checked, signed. So, after approved by Barson and the QC, we are ready to go. Yes, and then we have also standby safety officer to supervise us or to monitor that our lifting procedure is correct and safe. Yes, absolutely correct. Yeah. Thank you very much, Mr. Bredrag, for this explanation regarding this erection. Sure. Okay, thank you. Thank you. So yung guys, na-interview natin si Bredrag, ang project coordinator ng BSL. Procedure ng erection natin is gumamit tayo ng derrick crane. So kung nakikita nyo yung sa taas na yon, may lifting bracket, then may mechanism sa taas. So yun yung nagli-lift dun sa field segment natin. So yung tawag dyan sa bridge na yan, segmental na yan, is a field segment. So sa ngayon, ine-erect natin yung MB1A, 2A, N4. So meaning, main bridge, unit 1A, pier 2A, and field segment N4. So, pasensya na guys at nakamask ako kasi COVID nga ngayon, so may corona, so ingat lang din sa site. So itong gini-action paulit-ulit na. So yun guys, abangan natin hanggang sa maiangat. And then as per dun sa explanation ni Bredrag, after nung lifting, iangat nila yan hanggang same level ng bridge sa taas. And then after that, magpo-proceed sila sa dry matching. Yung dry matching, yun yung tinatawag na i-mamatch muna, testing in. After nun, i-mamatch nila kung magpipit ba yung dalawang segment bago nila i-open ulit and mag-apply ng gluing. Then after gluing, then i-close na nila yung, ibig sabihin, ididikit na nila yung field segment sa taas. So mamaya akit tayo, papakita ko sa inyo yung application ng gluing tsaka yung paglalagay ng shim. So yung regarding nga pala sa shim, nagpo-provide tayo ng shim plate para dun sa mga as per survey yan eh. So nilalagay yung shim natin just in case may mga requirement ng curb o kailangan nakaangat, nakababa o nakaside yung segment, depende sa survey ng sa roads, sa bridges. So nakabase lahat yan sa survey. So meron tayong survey report na report base dyan.
sa taas. So, tara, akit natin para makita natin sa ibang unong bridge kung ano yung mga activity ba nila na gagawin. Explain ko na derrick crane. So both sides siya derrick crane. Ito tsaka ito. So habang dadagdag ng fill segment, nag-a-adjust ng derrick crane. So every time erection, adjust lang siya na adjust hanggang sa mag-close natin yung erection din. Tayo ng konti. Pero ang purpose lang nun is pagdidikitin nila yung dry mash kung nag-fit yung sa existing na segment, na fill segment dun sa new erection natin. So, ito guys, yung sa kanan ko, siya yung operator nung lifting ng derrick crane. So, minimake sure niya lang na talagang balanse at safe yung procedure natin ng erection. Sa erection niya pala, kailangan din natin consider yung wind speed. So, meron tayong report na nare-receive sa safety kung allow tayong mag-leap o hindi. So, later ipopost ko sa screen kung ilan yung minimum requirement para makakapag-proceed tayo for erection. So, ngayon sa kabila, naglalagay na sila ng shim. So, lipat tayo sa kabila. So it's the one that's third party technician.
So, okay, how many optimum temperature for this material? 50 degrees Celsius. And then it should be within 30 minutes, it should be applied immediately. Within 30 minutes. Kailangan din natin i-check yung temperature ng grout. 41.5? So, ito yun guys, yung glowing application, ina-apply na nila. So, ganyan lang yung way ng application. And then, pag nag-inlows na natin, lalabas yung mga extra na glowing. Naglalagay sila sa lahat ng face ng peel segment sa loob tsaka sa ibabaw. Shim dito sa upper portion ng fuel segment, kailangan nilang double yung ilagay nila na gluing kasi magka-create kasi ng gap yung shim, so kailangan nilang double side yung pag-application ng gluing. And then sa baba na sa bottom, kung hindi naman wala naman siya shim, so kahit na single-sided lang na gluing application. Guys, pagkatapos nila mag-apply ng application ng gluing, and then i-close na yan. I-close na yung i-fix na yung peel segment. So yung peel segment na ini-erect natin is main bridge unit 1A Pier 2A N4 north side. So north and south lang naman yung ano natin for this bridges. Depende sa orientation ng bridge. So yung operator maingat yung kino-close yung pinifix yung peel segment gamit yung derrick crane. So siya yung operator. Thank you.
Nakakaroon na yung na-close na natin. Na-fix na natin yung pin segment. So after nun, may temporary stressing tayo. Ito yung mga nilalagay nila. Tawag dyan na temporary PT bars. So yung regarding nga sa stressing ng temporary PT bars, meron nga required na pressure after design. So para ma-fix yan ang maigi yung segment. Then after that, i-release naman yan pag pinifix niya yung maliit na jack. Then meron lang siyang PT bars na in-insert. Then after that, i-stress niya. Papatakin niya para mag-dumapat yung fuel segment sa previous na na-erect na. Gamit tong machine na to, ito yung gagamitin nila para na for stressing ang temporary PT bars. So dito guys, ang after sa design natin, 190 bars. So meron tayong dalawa sa top, sa loob naman meron din tayong apat. Ito yung isa guys, yung temporary PT bars na ini-stress. So ang reading natin dapat 190 bars. So may maliit lang siya na jack. So yun yung babatak para mag lumapat ng maigi yung build segment natin. Stress before na after ng stressing, then kinat nila yung strand, then possibly sa another direction. You already started the stressing yet? No, just install the bar. So ito yung sa kabila, Pier 1A. Ito naman tayo sa Pier 2A. So yung kabilang bridge na nakikita nyo is yan yung Bridge B. Ito ang Bridge A. So tapos na namin yung Bridge B. So tuloy-tuloy lang din tong Bridge A, yung erection. Ito nga pala guys yung nag-start na silang mag stressing sa temporary PT bars. My friend, show me this bar, huh? Guys, yung temporary access para makita natin kung ano yung meron sa loob sa bridges. So ito yung guys, yung temporary access. Ayun yung kabilang bridge na Pier 1A.
Yan naman yung fridge fee. So ito yung mga fill segment na ID nila. So kung yung babasahin nyo to, main bridge unit 1A, pier 2A, S4. Pero ito yung nandiyan sa kabila, pero yung inerect natin ngayon yung N4, yung kapartner niya. So itong green na to, galing sa precast yard, meron silang marking. Meaning pwede na itong i-transfer sa site for erection. Tatlong location ng temporary stressing dito sa magkabila side. Sabay-sabay yan, pati dito sa bottom. So natapos na nila yung stressing. So para dito sa dalawang side is 480 bars, and then for the bottom is 140. Then yung mga extra na growth na alis lang nila. Guys, doon na tayo pupunta. Kailangan natin pumasok dito. So guys, hindi lang katatapos na lang erection natin. Patilim na rin. Alas past 6 na, mag-alas 7 na rin dito. Pero medyo maliwanag pa rin. So yun lang, summary lang nung ano natin, erection. So prior to erection ng kill segment, kailangan natin check yung checklist. Na-check ko lahat yung dapat check bago i-erect. So then after erection, then dry matching. After ng dry matching, ng gluing application. And then after that, i-close na natin yung fill segment. And then stressing ng temporary PT bars. Then after that, tapos na. So yung guys, natapos na yung erection natin. So ang procedure lang naman talaga is erection, dry matching, then closure ng segment, fixation ng segment, and then stressing ng temporary PT bars. So after ng erection, tapos na rin ma-erect yung kabila, S4. So pang-4 na rin, N4, S4. So after that, mag-insert na sila ng strands for stressing. So yung kasama natin ito, nag-ready sila for inserting ng strands na tinatawag nilang threading. So after threading, then magtatawag sila ulit mamaya-maya for stressing. So sana i-ma-cover pa natin mamaya for another vlog ulit para doon sa stressing, para mas madali yung mga nawaan. So okay guys, salamat sa panonood. So pasensya na, nakamas ako. So hope guys, yung na-visualize kung paano ang ginagawa yung procedure ng erection. So guys, thank you. So please subscribe my channel, and then click the bell button at notification para
ma-notify kayo sa mga susunod ko pa na i-share sa inyo ng mga inspection. So magkakaiba kasi tayo ng experience, although pare-parehas tayo engineer, pero iba-iba yung field of expertise natin. So gusto ko lang i-share dito yung ano yung mga inspection namin related dito sa infrastructure sa mga bridges. So see you guys and thank you. So yun, nakita nyo yung related sa erection natin sa mga bridges sa field segment, segmental erection. So ito lang kasimple guys, so erection, dry matching, then gluing application, and then closure na ng field segment. So after that, temporary stressing. So share ko lang sa inyo para aware lang din kayo. So pagka nagkaroon kayo ng experience o galing kayo sa building, sa malilipat kayo sa bridges, so at least ma-assign man kayo sa bridges, aware na kayo kung ano yung mga dapat inspeksyonin, kung ano yung mga checklist na related dun sa inspection. So yun lang, and then nag-interview din tayo ng mga subcon na BSL project coordinator na para ma-explain din further yung mga summary lang ba ng mga erection, and then yung technician kung ano yung mga requirement dun sa material na ginamit para sa epoxy gluing. So kumuha pala si Engineer Jong. I'm a civil engineer by profession, so I'm also a master plumber, so I just share lang yung experience ko sa related sa construction ng bridges. Subscribe po kayo. Please subscribe my channel. So, huwag niyo kong kalimutan yun. And then, hit yun na rin yung bell notification para ma-update ko kayo sa mga susunod ko pa na upload ng videos o mga related inspection sa infrastructure project. So, thank you guys and see you. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. And on we'll go.
thousands.